Hey, what's up mga Raisyo? Welcome back to my channel. Again, you're watching A Real TV and today we are lucky na bigyan tayo ng pagkakataon na ma-interview natin ang isa sa mga konsehales ng Abucay, Bataan. Walang iba kundi si Sir Nico Mendoza. Hi, magandang araw sa inyo at salamat sa A Real TV kay Sir Ariel. Yes po. Sa opportunity na mabigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita at maipahatid sa inyo yung aking mga plataforma sa pagtakbo ko dito sa election. Yes, sir. First of all, we would like to know you better. Kumpara dun sa mga nakikita at nababasa lang namin doon sa social media, sa account nyo, personal account nyo. Sino po ba si Sir Nico? So, ako si Nico Mendoza. Ang tatay ko ay hindi taga dito. So, Bicolano. Ang aking nanay ang taga Abucay, lahing Samson. Ang sabi nila mga lahing baka. So, ngayon ay kati 30 years old ko lang. Marami nagsasabi na bata pa daw ako. Mm-hmm. So, kati 30 years old and then nagtapos ako sa Bataan Peninsula State University Public School. Mm-hmm. And graduate ako ng machinist. Mm-hmm. 3 years course. So, and then nakapagtrabaho naman kaso hindi as machinist, as safety officer. Okay. So, sa ngayon, binitawan ko muna ang trabaho ko dahil nga pinasok ko tong politika. So gusto ko makapag-focus ako dito sa kampanya dahil nga hindi naman to biro. So kailangan natin ibigay yung ating buong oras. Lalo mag-isa lang, solo yung aking pagtakbo. Doon po sa mga nanonood, they want to know kung saan po kayong area or taga saan po kayong mismo, okay. Mismo sa Abucay. So taga Kalaylayan ako ngayon. Ang aking mga magulang ay... ang aking magulang kasama yung aking mga kapatid nasa Gabon, sa Lote. So kami ay no permanent address, so mga NPA. So sa Abucay, ang hindi lang namin natitirahan na barangay, Kapitangan, Mabatang at saka Bangkal. Pero halos lahat, naikot nyo na yung area, naikot na namin. So ngayon naka-reside ang mga magulang ko sa Gabon. So ako naman nasa Kabukiran, sa Kalaylayan. So yung tinutuluyan ko hindi din akin. Pinapatuloy lang tayo. So yun. So pag may mga panahon, pupunta ako sa bahay, papasyal, and then balik ako doon sa kung saan. Hindi niyo po ba intensyon na magpabago-bago ng tirahan dahil hahabol kayo? Hindi. So yun yung tawag doon. Siguro yan yung isa sa reality ng buhay. Marami naman sa atin dito sa Abucay. Mm-hmm. Ganyan. Wala naman tayong sariling atin din. Karamihan din sa atin ay... ganun ang pamumuhay. Okay po. Unang tanong po, sir. What is the form of service that you can offer, the best that you can, sa mga taga-Abucay po? Sa akin, yung tapat. Tapat na serbisyo sa tao na kaya nilang abutin. Mm-hmm. Yung mga bagay na kung ano yung dapat i-offer sa kanila ng gobyerno. Mm-hmm. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi, simple lang ang gusto ko. Mm-hmm. Yung ilapit yung gobyerno natin sa tao. Mm-hmm. At mailapit naman natin yung tao sa gobyerno. Yung tao na hindi mahihirapang hanapin, yung mga tawag doon, mga hinalan nila, at madaling abutin. Mm-hmm. Madaling makasama, madaling makausap, madaling makakatulong sa kanila. Yes. Siguro, yung pinaka-the best? Ito, yung sarili ko mismo. Yes, kasi po ang sabihin ng iba, visible yan, touchable pa nga eh. Mm-hmm. Kasi humahabol. Let's see pag nanalo yan kung ganun pa rin sila. Paano po kayo magre-react doon? Sa akin, they are entitled doon sa opinion nila. Mm-hmm. Pagdating sa... Kasi nga, nadala na din ang mga tao eh. Mm-hmm. Yun at yun lang din naman ang nangyayari. Totoo naman din yun at hindi natin masisisi. Mm-hmm. Na ganun yung iisipin nila. Pero lagi ko lang sinasabi, just give me a chance. Mm-hmm. Bigyan niyo ako ng pagkakataon and I will prove to you na hindi tayo ganun. Mm-hmm. Nakaiba tayo. So kaya nga, nandito kami. Ako, personally, bago. So para ipakita sa inyo, ano yung kayang i-offer ng mm-hmm. isang bago pagdating sa politika. Okay po. Given a chance, nanalo na po kayo. Member na kayo ng SB sa Abucay LGU. My next question is, what is your priority in terms making or creating a municipal ordinance sa akin, sa Abucay? Health. Yes po. Health at saka food. So kasi... Ako bilang isa sa mga parte ng, alam natin, mahihirap na sektor dito sa atin. Ang pangunahing pangangailangan natin, mm-hmm. health mm-hmm. and pagkain. So sa aking agenda, na pinapaliwanag ko din naman sa tao, unang-unang nakalagay dyan,
yung health, kalusugan, lalo mm-hmm. ngayon pandemic. Mm-hmm. So ang gusto natin maging accessible no ito sa mga tao mm-hmm. at the same time lahat sila kayang ma-avail yung tawag doon yung availment ng healthcare system, yung delivery sa kanila, dapat lahat. So hindi kailangan ni kapitan, hindi kailangan maghanap ng konsehal, ng kagawad, kailangan kahit sila pwedeng tulungan ng gobyerno. Pangalawa, pagkain. Mm-hmm. So we need to be food sufficient. Mm-hmm. So kailangan ayudahan natin, pasiglahin natin yung sektor ng agrikultura natin. So naranasan natin yan itong pandemic. Natutunan natin, marami tayong natutunan, marami tayong nakita na lapses pagdating sa atin. Hindi ko sinasabi na may pagkakamali o may pagkukulang yung ating mga namamahala. Mm-hmm. Pero nakita natin na highlight yung mga gray area na dapat pala meron tayong ganito. Yes. Dapat pala mas i-improve pa natin yung bagay na ganyan. So yun, health and food. Yeah. Actually, we are not ready nung dumating yung pandemic. Yes. Wow. Okay, sir. Sa mga susunod nating topic, bibigyan ko po kayo ng random topic. Ibigay niyo po yung vision niyo, point of view niyo, kung gusto niyo i-elaborate, kung makakaisip po kayo ng suggestions and or opinions para po ma-emphasize po natin yung ibibigay kong salita. Number one is legality of use ng marijuana. Legality. Sa akin, depende kung paano gagamitin. Mm-hmm. Kapag yan ay para sa katuwaan lang, para for the makapag-addiction, mm-hmm. so hindi po pwede. Sa akin, nawa ko dyan. Pero for medication, yes. Mm-hmm. Kasi yan naman ay proven naman sa ibang bansa na ginagamit. So why not? Kung mm-hmm. gagamitin sa tawag doon, medication. Medical. At makakatulong sa atin. Okay po. Second is war on drugs. War on drugs, yes. Kasi alam naman natin na napakatindi ng droga at yung kanyang ibinibigay na epekto mm-hmm. hindi lang sa atin hindi sa buhay ng mga kabataan natin. Yes, but in a form na hindi tayo kailangan pumatay ng tao agad-agad. Mm-hmm. So, okay yung war on drugs kasi talaga namang kailangan girahin natin ng droga. Yun nga lang, kailangan tingnan din natin yung addict. Mm-hmm. So, ang kalaban natin dito is the drugs, not the addict. Ang addict, kailangan lang natin i-rehabilitate. But hindi natin sila dapat basta-basta patayin o i-terminate. Mm-hmm. Due process of law? Yes, due process of law. Third, Bataan Nuclear Power Plant. Sa akin, in terms of energy, para maging energy sufficient tayo, yes. Mm-hmm. Pero in terms of safety, we need to be prepared. So, ako nga, tinitingnan ko, nag-ready tayo for earthquake, may earthquake drill, may fire drill. Mm-hmm. So we need to be also prepared pagdating sa nuclear. So kasi mm-hmm. ang tanging nagiging dahilan lang naman bakit umaayaw yung karamihan is for yung safety concern. Na mm-hmm. paano kapag yan ay sumabog, paano mm-hmm. yan kapag sumingaw, mm-hmm. so maapektuhan tayong lahat. So kung yan yung ating doubt, so syempre una, we need to secure the facility. Kailangan okay. yan ay safety. At the same time, we need to prepare the people. Mm-hmm. So yung mga nakasurang doon. So kung bubuksan nila yan, wala namang problema sa akin as long as yung tao prepared, mm-hmm. naturuan ko anong gagawin pag may sumingaw, anong gagawin nila. Para hindi tayo parang tinamaan ng pandemic. Nung dumating yung pandemic, hindi natin alam ang gagawin natin. So, just like siguro, kung mangyayari yan, biglang sisingaw yung nuclear, hindi din natin alam kung ano yung gagawin natin. So, we must be ready muna. Pero pagdating sa kung gagamitin to become energy sufficient, lalo mm-hmm. na tayo dito sa Bataan, yes. So, open po tayo doon. Yes. Okay. The fourth one is ununited public servants. Alin po? Alin, for instance, you're given a chance to be seated mm-hmm. dun sa SB, sa Abucay LGU, and you found that somebody involved sa isang katiwalaan. How do you stand for it, for the truth, para sa mga Bataenyo, Abucayños? Sa akin, in the first place, sabi ko nga nung humabol ako, mm-hmm. Humabol ako para sa tao. Mm-hmm. So, kung yan ay para sa tao, dyan ako. Mm-hmm. Pero when it comes to kung gagawa kayo ng kalokohan at maapektuhan naman na yung buhay ng tao, mm-hmm. at the same time yan na ilabas dun sa batas natin na pinagabag. So, I need to speak. Mm-hmm. No, I need, I should tawag dun yung object. Mm-hmm. No, anything na sa tingin natin ay labag sa batas, at the same time ay makakasama sa tao. Kasi, in the first place, independent ako, so ang tulong na lang magagaling sa akin para maiduklok at maiboto, galing sa tao. So, my loyalty ay sa tao. Sa tao pa rin. Yes. Okay, the fifth
topic natin sa part na to is same-sex marriage. Same-sex marriage, ako as a Catholic, no. Mm-hmm. No, I respect the LGBT, mm-hmm. no? Nirespeto natin sila. Pero when it comes to marriage, dahil ako naging lumaki sa simbahan, although I have friends, mm-hmm. no, at tayo naman ay hindi naman din iba sa kanila, mm-hmm. so nirerespeto natin sila. But when it comes to marriage kasi, sa akin ang konsepto nito, sagrado. Mm-hmm. So, pero dun sa sinasabi na same-sex union, mm-hmm. so kasi tinitignan ko din yan, medyo open ako doon na pag-aralan. Siguro, when it comes to the law, sa batas natin, technically, pupwede. Mm-hmm. Pero when it comes to sacred or ritual pagdating sa religious beliefs or paniniwala natin, so no. Okay. So tapos na tayo doon, tatalo na tayo sa mga next series of question. Next question is, sinasabi ng mga tao, si Nico, mukha lang bata yan eh. Paano natin ibuboto yan? Mm-hmm. How do you react for that? Sa akin, ano nila yan? Ulit, they're entitled for their opinion. Mm-hmm. So kung yan yung nakikita nila, pero ang lagi kong sinasabi, just give me a chance. Mm-hmm. And I will prove to you na mayroon akong magagawa at meron tayong kayang gawin. Mm-hmm. Meron tayong pagbabago na I have something to offer. Mm-hmm. So sabi ko nga, may nagtanong sa akin, ba't ka pumasok sa politika? Ang sagot ko lang, I know the problem. Yeah. Kasi in the first place, nandiyan ako. Bahagi ako ng mga taong nakakaranas ng problema. I know the problem and I have something to offer. Mm-hmm. And I want to be part of that solution. At sabi nga nila, bata ako, so di ba nga mas maganda bata? Yes. So we are full of ideas, we are full of knowledge, mm-hmm. na po pwede nating makuha, pwede nating ma-i-apply, mm-hmm. pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno dito sa atin. Next question, sir. Is there anyone from magkabilang partido? Kasi as we all know, dalawang matatag na partido lang ang buo na humahabol dito sa liderato. Sa pagka-mayor, pababa hanggang pagka-konsehal ng buong Abucay. Meron bang nag-attempt sa inyong tumawag, mag-contact, or even kayo, did you even try to approach them na kina-join your group to be part of your party? May ganung ano po ba, scenario or situation? So sa akin, simula sa umpisa, nung nag-file ako, una, walang tumawag sa akin. Mm-hmm. No, nung pumasok sa isip ko na pumasok sa politika, sumali dito, walang tumawag sa akin. So, at wala din akong tinawagan. Mm-hmm. So, nung sumali ako. Pero along the way, ito, just to be honest, ako naman always to be honest with the Abucayños. Mm-hmm. So, along the way, nung nahihirapan ako, pumasok sa isip ko na humingi ng tulong din sa kanila. And, it's normal. Mm-hmm. So, kapag nahihirapan tayo. Pero nga, syempre, yung reality na if you ask, help, mm-hmm. no, dun sa isa. Una, syempre, delikadesa. Paano kanya tutulungan kung may partido sila? Mm-hmm. So, ayun naman natin na malagay sila sa alam dun sa loob ng partido nila. So, hindi na natin yun pinursu. Mm-hmm. So, sabi ko nga, from the start, since October, no, mm-hmm. nag-file ako, until now, so there's nobody na nagpinan sa akin. Mm-hmm. Even na ako ay parte ng national party ni mm-hmm. Mayor Isko Moreno. Someone says na, pinopondohan niya ng Action Demokratiko. No, I don't have any funds coming from my party. Mm-hmm. No. So, kaya nga ako, hindi ko din pumasok at akalain na nakatagal ako ng ganito mula from the start ng October until mm-hmm. ilang linggo na lang. Wala akong funds na nagagamit. Yung funds ko, coming from, tawag nila doon, ambag-ambagan. Mm-hmm. Donations. Donations yung mga nagbibigay na hindi naman ganun kalalaki. So, kaya nga kapag kayo, umikot po kayo. Wala kayong makita masyadong tarpaulins ko. Mm-hmm. Wala akong jingle mm-hmm. na nag-iingay. I have my, yung mga Marites na kaibigan. Mm-hmm. I-chismis ka lang. Yung mahabol si Nico Mendoza. So, yun dun po ako nabubuhay. And then, sort of, kapag may mga gathering mm-hmm. o mga pag-iipon, yun, dun ako nakakakuha ng chance. Kasi, as a candidate, even I don't have imaginaries, mm-hmm. walang fans, sabi ko nga, I have my platform mm-hmm. and then I can speak. Kaya kong magsalita sa public. Siguro yun yung ano ko, yung edge. Strength ko, mm-hmm. yung edge ko. So bigyan mo ako ng tao, kakausapin ko sila, and I can convince them mm-hmm. na iboto nila ako. So kaya nga kapag may nagsabi, punta ka dito, may mga tao dito, pagsasalitain ka namin, I'll go. Pupunta ako doon kasi nga sabi ko ito yung advantage ko. At the same time, malakas ang loob kong sabihin yung mga agenda ko kasi nga I know that I can do it. Yes po. So next question. Actually follow-up question. Naniniwala po ba kayo na sapat na yung makinaray nyo para gumana o umandar ang sasakyan nyo papunta ng munisipyo?
Sa akin, tawag doon, I'll be honest. Dahil kahit naman sa ngayon, kinakabahan ako. Mm-hmm. No? Kahit naman sa ngayon, wala namang kasiguraduhan mm-hmm. kung ako ay mananalo o hindi. Ang tanging pinangahawakan ko lang, bahala na ang Diyos. Mm-hmm. Bahala na ang Diyos sa akin. Basta ako, with the little na meron ako, yung machineries na meron ako, the funds na meron ako, nakakaunti, yun yung imamaximize ko. Kung saan yung abutin, hindi ko alam kung hanggang saan. Mm-hmm. Kapag nanalo, patunay, kaya pala. Mm-hmm. Kahit pala ganito kaliit, kaya palang manalo. So, hindi natin alam. Sa akin, yung sagot dyan, may doubt na baka hindi umabot, na baka hindi manalo. Pero ayokong alisin yung part na baka po pwede din. Mm-hmm. Baka posible din. Okay. May chance din. Yes. Okay, sir. Next question, sir. Bakit ko po kayo nakumbinsi na iharap yung sarili nyo sa interview na to or panayan na to para sa mga taga-Abucay? Una, opportunity. Opportunity na marinig ako mm-hmm. ng mga followers ni Sir Ariel. No, I know na sabi nga niya sa akin 7,000. Yeah, 7,000 plus. 7,000 and ang kailangan ko tao. Mm-hmm. So kailangan ko kausap. Mm-hmm. Kailangan ko ears. Mm-hmm. Kailangan ko yung makikinig sa akin. At itong pagkakataon na ito, napakalaking bagay. Kaya nga sabi ko kay Sir Ariel nung sinabi niya sa akin, I'm very grateful, mm-hmm. no? Very thankful na mabigyan ako ng opportunity na makapagsalita. Mm-hmm. Dahil nga kailangan ko ng tao. Kailangan ko na makikinig sa akin. Yes. And then, pangalawa, syempre, ito yung platform na to, yung mga hindi ko napupuntahan, kasi limited ang ating resources. So, narating naman ng social media, mm-hmm. pwede ko silang maabot. Yes. Pwede ko silang makausap. And the most convenience, yes. kung saan sila nasa kahit bahay. Kahit nasa bahay sila. Yes. At ito pa, walang gastos. Yes. Walang gastos. Nagtataka nga lang po ako, sir, sa iyo, bakit they declined. Magawa naman tayo ng social, ano, mm-hmm. social service, community service, I mean. So, ito yung pwede kong i-offer sa mga taga-Abucay mm-hmm. na kilatisin, piliin, at kilalanin yung mga tao na pagbibigyan nila ng boto. Mm-hmm. So, yan yun. Tama, kasi kaya nga sabi ko, yung paraan na ako ay marunong magsalita and ako ay may platform ay edge ko. Mm-hmm. So, sabi ko, very important na yung Abucay nyo. Sa akin kasi hindi ko nakikita na ito nung nakakasama ako sa house to house. Mm-hmm. So, para bang hindi siya ganun ka-effective for you to win. Yes. Kinamayan mo lang ang tao, nginitian mo lang yung tao, yes. pero hindi niya nalaman ano big gagawin nito. Baka katulad lang din to nung ibang kandidato mm-hmm. nung nakaraan na kinamayan din kami. And sabi niyo nga, hindi na namin makita. Yeah. So sa akin, very important. Makapagsalita ako, madinig nila ako, para ma-justify nila. Yes, makilala namin ngayon, yes. sir. Yes, kaya pwede ba to? Possible mm-hmm. ba yung mga sinasabi? At saka sir, sa totoo lang din ha, mas believe ako sa mga kandidato na ora mismo oo, kasi wala silang kinakatakutan yes. sa mga gatong tanong. Ayun, isa pa yun, no? Dagdag natin yun. Eh, sabi nyo nga, bakit na pa oo? Sabi ko, wala naman akong tapat itago. Mm-hmm. With all honesty, simula pa naman nung humabol ako. Mm-hmm. Ay, bato sa aking tanong, sinasagot ko. So, kumbaga ba, sabi nga nila, pinasok mo yung public service, yung buhay mo hindi na privado. Totoo. So, kaya, kumbaga ba, it's an open book. So, then, kung gusto nyong basahin, okay. Kung... O yung, ako naman, di naman ako ipokrito. Mm-hmm. I have a skeleton and may cabinet din, no? Mm-hmm. So, lahat naman po tayo. So, pero may kamalian tayo, but hindi naman yung dahilan. I can mm-hmm. do better pa mm-hmm. para makapagsilbi sa bayan. Okay, next question, sir. You're 26. Aspirants. Mm-hmm. Bilang councilor, municipal councilor, what do you think, personally, yung angat nyo or edge nyo doon sa 25 na iba? Sa akin, to be honest, mm-hmm. hindi ko ugali yung to compare myself mm-hmm. sa other candidates. Kasi nga, we have a different way mm-hmm. how to campaign. Iba't ibang discarding. Mm-hmm. At the same time, iba't iba din yung pananaw namin doon sa nakikita namin problema kung paano namin yung susolusyon. Mm-hmm. Kung paano namin yung bibigyan ng sagot. Mm-hmm. So, siguro, on my personal, sa akin naman, pagbase sa pagkakakilala ko sa sarili, my age is 26 kami, mm-hmm. siguro, I can speak. Katulad sinasabi ko kanina, mm-hmm. I can discuss, and I have my platform. Mm-hmm. I know the problem, I have the solution, and I wanted to be part of that solution. Okay po. Sir, next question, sir. Total, nabanggit niyo po yung platform. Ano po ba ang plataforma
ni Sir Nico Samson Mendoza? Sa akin, oh, katulad ng sinabi ko nung una, ilapit yung gobyerno sa tao at yung tao papunta sa gobyerno. Tanggalin natin yung wall. Tanggalin natin yung bagay na nagiging dahilan para yung tao hindi niya maramdaman na ang gobyerno tumutulong sa kanya. No, kasi yan naman din yung ako bilang bahagi ng mga mahihirap na sektor ng lipunan. Yan yung nakikita natin. We don't have an easy access for the benefits coming from the government. Kasi nga nandiyan yung palakasan system. Sino kilala mo para makalapit ka doon. Kaya ang kawawa yung mahirap. Pag wala siyang kilala, diyan ka na lang. Wala nang mag-aasikaso sa iyo. Ang mahirap, taga-boto lang. Pero pagdating sa bigayan ng benepisyo, ay wala. Kayo yung pinakahuli, yung matira sa inyo. So sa akin na platform ako. Kung meron. Okay. Eh kung wala, nga ka. Totoo po. Ano ka lang, tawag doon, hintay muna ulit yung susunod na kampanya at election. Baka doon mabigyan ka ulit. Kasi kailangan ka nila. So sa akin, ang gusto ko, yun nga, ilapit natin yung gobyerno sa tao at yung tao sa gobyerno. And then with my 9-point agenda, papasok lahat doon yun. So ang gusto ko kasi, yung participation ng tao sa pagpapatakbo ng gobyerno. We need to empower our people. No, kasi nga sila yung pinagsisilbihan natin. Ang problema kasi sa atin, gawa tayo ng gawa ng mga programa, gawa-gawa tayo ng gawa ng mga solution. Ang problema, without consultation sa tao. So kapag in-implement natin, nandiyan yung resistance ng tao. Malibaw, sa mga tricycle driver, nagpataw tayo ng mga regulasyon na hindi natin sila kinonsulta. Ano nangyari? Nagagalit sila. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi nga walang consultation. We need people's participations in the government. We need to empower them. Para nang sa gayon, naiiwasan natin yung pag-uutangan ng loob nung tao sa politiko. Isa pa yan sa gusto nating alisin. So, with my 9-point agenda, health, agriculture, youth, mga benepisyon ng senior citizen, PWDs, and solo parent, and then natural parks, yung ating mga, yung ilog, yung dagat, yung pangakalikasan natin dito, we need to protect, to promote, and to preserve. No, why? Kasi, unang-una, it will give us income. Okay. Sa munisipyo natin. Pangalawa, it will create jobs. It will give livelihood dun sa paligid na kung ano man yung papangalagaan at ipopromote natin. Sumunod doon, yung edukasyon. So sa edukasyon, I have my program kung papalarin tayo yung Education Plus na tinatawag ko. Sa Education Plus, alam naman natin, may existing na tayo na kahit paano, gumagaan na yung pagpapaaral, kolehiyo libre, no, yung sekundarya hanggang elementarya, kahit paano libre, pero may other expenses pa. So dapat yan papasok yung gobyerno. Libreng uniforme, libreng pagkain, at the same time, libreng service dun sa mga malalayong lugar. We need to make education accessible and available, lalo na dun sa pinakamahihirap. So, sumunod dun, tourism. Ang Abucay, pinakamatandang bayan. Pero pag tinignan mo ang Abucay, parang we don't have something to offer na pagdating sa turismo, pagdating sa kasaysayan. Ito ba yung pinakaluma? Kasi parang bago na, parang nabura na yung kasaysayan. No, pero hindi pa huli lahat. Kailangan, ano yung mga tatlong piuli? Promote, protect, preserve. So, hanapin natin yung mga bagay na may historical significance sa atin. And then, i-preserve natin to, i-promote natin to. Let's make ordinances. Let's promote them dun sa mga schools. Bakit? It will give us income. It will create businesses. It will create livelihood. So, turismo yan eh. Yes. So, sumunod, yung inclusive participation nung mga non-government organization. Yung mga fraternities na yan. Ako, I'm coming from the Knights of Columbus, non-government organizations. So, isa din sa naging dahilan bakit ko pinasok yung, ba't ko tinuloy yung pagpasok sa politika. Kasi sa mga private organization, nakakatulong kami, pero nanlilimos din kami na ipantutulong namin. Anong ibig kong sabihin? Kaya natin tumulong, pero limited ang fund natin. So, kumbaga more on, yung kung magpaplano tayo, yung mga panandalian lamang. Unlike, if we go to the government, pinasok natin yung gobyerno, and we will put it into the system, system, no? So, kasi hindi mo naman malalagay sa system ng gobyerno unless makapasok tayo sa gobyerno. At sa gobyerno, alam naman natin, we have more funds. Malulugi lahat ng bangko, siguro ang gobyerno hindi. Kasi ang tao tuloy-tuloy nagbabayo ng tax. So, we wanted the taxes na mapunta sa dapat mapuntahan. I-utilize natin ng maayos. Mga business
binabayaran ng mga nagninegosyo dito, ng mga professionals. Lagay natin. So, sumunod doon, businesses. We need to, ako, tinignan ko, parang Abucay na lang yata yung walang economic zone. Mm-hmm. So, punta ka sa Hermosa, punta ka sa... Kumbaga ba, may buhay na kahit pa paano. Self-sustained siya. Yes. So, sa atin, para bang gusto natin ng ayuda sa mga senior citizens, PWD solo pere. Gusto natin ng programa sa edukasyon. Mm-hmm. Pero minsan sasabihin sa atin, saan natin kukuha yung pondo? So, we need to create no ng mga bagay na kung saan magkakaroon ng revenue yung ating bayan. At the same time, makakatulong din dun sa ating mga kababayan. So, we need to attract, we need to invite no yung mga business investors sa atin. At the same time, ito, hindi lang yung malalaki, kailangan encourage din natin yung maliliit nating kababayan na mag-business. That's why we need to promote tourism at the same time, yung ecotourism. So, kumbaga, yung ecotourism, isa din yan sa magandang, we have pasukulan po. Yes. Ang dami nating magagandang, totoo. Marami tayong pwedeng ipagmalaki yes. dito sa Abucay. Kailangan lang talaga pukusan, trabahuhin. Sana sir, pag ninyalo kayo at mabigyan kayo ng chance, yung pasukulan po sa yun, paggawan lang natin kahit yung mismong daan na gugulungan ng sasakyan yes, para yes. madaling mapuntahan ng mga kababayan natin. Kasi kahit sila, minsan, pag taga-Abucay, hindi nila alam, may sa atin ba yun yung pasukulan, yes. Pauls? So, kulang sa knowledge sa tao. Kaya, kumbaga ba, sayang. Na, kumbaga ba, likas yaman natin, pero hindi natin napapakinabangan. Hindi natin na-enjoy. Yes. So, yun. Yung panghuli, yung mga business. Ito, naisip ko lang nung lately. Kasi, syempre, kahit papaano, kumakain tayo dito sa mga kainan dito. Nakita ko yung kalagayan din. Sabi ko, if we want to promote business, we need to protect din yung mga workers pagdating doon sa mga benepisyo nila. Minsan, naisip ko, ito mga business ba nandito sa atin na nag-hire ng mga workers? Yung mga workers ba na nagtatrabaho sa kanila, nakakatanggap ng tamang benepisyo? Mandated by the government, like SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, syempre, may sasabi, hindi. May magsasabi na, yes, there's no certainty. So, kailangan, as a konsehal, we need to create a certainty pagdating dun sa regulation natin. So, anong gusto kong mangyari? Bilang pamahala ang bayan, dapat siguruhin natin ng mga business na yon, yung mga taong nagtatrabaho doon ay nabibigyan ng sapat na benepisyo, karapatang benepisyo na minamandate ng gobyerno. Anong ibig sabihin? Just like the private sector sa amin, nagtrabaho sa kumpanya, every year, ino-audit kami ng dole yung kumpanya. Kung yung kumpanya binibigay yung benepisyo ng mga empleyado, the same. Dapat yung i-apply natin dito sa atin. Sino ang auditor ngayon dito? The local government. We need to make sure na itong mga business na to, yung mga industries within our localities, sumusunod sa batas at maibibigay nila yung karampatang benepisyo ng tao. Ngayon, kung hindi mo gagawin yan, huwag kang mag-business sa Abucay. We will not issue you a business permit. Kumbaga yan yung pangahawakan namin. Yes po. Give the safety ng mga manggagawa, benefits ng manggagawa, and then we will give you business. We will help you to do business. Pero kung hindi, huwag ka dito mag-business. Kasi, although we promote business, but we protect our people. Lalo na yung mga taga-Abucay. Yes po. So, yun po yung aking 9-point agenda. So, lahat yun, ang tumbok po nun lahat sa tao. So, every time, lahat, nung pinag-aralan ko yun, so lahat ng yun, inisip ko, ano yung kapakinabangan ng tao? Kapag ito pinatupad natin, ano yung kapakinabangan ng tao? Kasi minsan napansin ko, ako naman, interview lang naman po ako dun sa mga nagtatrabaho sa munisipyo. Halimbawa, ano na po ba yung mga ordinansa na naipasa natin? Kasi pinapasok natin. Actually, ako po, sa safety, nag-safety officer po kasi ako before, bago ako mag-resign. For how long, sir? Siguro, 5 years. Okay. So, safety ako. So, inaaral namin mga regulasyon. So, nung pinapasok ko itong pagkikonsehal, basa ako ng basa ng batas. Kasi gusto ko, lahat ng agenda ko, lahat siyan supported ng kung ano yung existing. Nagko-comply doon sa ordinance. Yes, oo. So, kumbaga ba, inaaral ko siya lahat. Ngayon, nagtatanong ako, ano ba yung mga existing ordinances na meron tayo dito? Minsan, sabi nila, ito, ganito, ganyan. Sabi ko, ano kapakinabangan ng tao dyan? Ang sagot minsan sa akin, for compliance. So, para bang, yes, we do ordinance, but for the sake of document, para lang masabi na may compliance yung, halimbawa, kailangan lang, may ganito, sa papel lang. So, ang gusto ko,
when we create ordinances, when we create regulations, when we create policies, ano yung kapakinabangan ng tao? Mm-hmm. Tulad ng sabi mo kanina, you started reading or asking about the municipal ordinance natin sa Abucay. My question is, meron ka bang na-discovery na effective? Or meron ka bang nakita na medyo kulang pa? Or meron ka bang na-discovery na kailangan nating i-amend? What do you think kung meron? Katulad nga na sabi ko, nung nagtanong-tanong tayo, halos wala. Mm-hmm. Hindi ko alam kung wala talaga o yung tinagtanongan ko ay wala din siyang alam. Doon sa kung ano yung tinatanong ko. Pero minsan nga nagtatanong ako, nalaman ko lang itong lately na ang ordinance, di ko lang alam ha, so correct me if I'm wrong, no, na ang ordinance pala na expired. Kailangan after 3 years, itawag doon, i-reevaluate, i-assess natin kung effective pa, baka obsolete na yan. So na-expired pala siya. So ang tanong ko, kung may mga naipasa before, eh tapos kung walang update ngayon, eh ibig sabihin, patay lahat ng ordinansa natin. So minsan kasi makikita mo naman, ito ayaw kong sabihin na wala, kasi makikita mo naman yan, how our local government, or how our municipalities are working. So kung napapansin mo, eh bakit ganito yung daan natin, ganyan, bakit yung mga street natin madilim, bakit parang walang kulang sa peace and order, oh, it's for you to know. No, nasa sayo na yun eh, na baka kulang talaga sa ordinansa. Kasi if there's an ordinances, eh dapat hindi ganyan. Yes. So, pwede ba namin asahan sa inyo, sir, na maging updated ang taong bayan sa pagbuo ng mga municipal ordinance pag kayo'y nakaupo na doon? Yes. Actually, it will answer the questions yung kanina. Sabi nila, bata ka. Di ba? Yun nga yung advantage ng bata. We are very, tawag doon, in when it comes to technology. So, isa dun sa gusto kong i-promote. So, yes, i-ano natin. We will push yung ma-live natin. Yung mga, tawag dun, yung mga session. Para yung tao, updated sila. And ngayon, yung mga balak natin, when it comes to policies, ordinances, yung mga gusto nila patupad, eh ako nga, nakakapag-live na ako ngayon. Before, hindi. More on recorded. So, kung nagagawa ko na ngayong kampanya, what more kapag nakaupo tayo? Just to update the people. Okay, sir. Next question. Or should I say last? Bakit po namin kailangan isama ang pangalan ni Sir Nico Samson bilang isa sa mga konsehales? Una, dahil mapagkakatiwalaan mo. Lagi ko sinasabi, I ask your trust. No? Bata ako, wala ako, I have nothing Tutulus. Pagdating sa funds. I'm sorry. No, sa machineries. Okay. Ngayon wala akong ibubuga. Pero sa akin personally, no. Wala man ako niyan, I have my ability, I have my capacity, and I can do the job. Kaya kong tapusin, kaya kong gawin yung trabaho. And I can be, tawag doon, I can be more. No, sabi nga nila, bata ka pa. O yun yung advantage ko. Okay. I can be more. I can do more. So, that would be my last question. Maraming salamat, sir. Thank you. Sa pagpapaulap ko sa interview na ito. Thank you. So, keep sharing, subscribe, tsaka click yun na rin yung notification bell para sa mga susunod na videos. And again, maraming salamat po, sir. Thank you po. Thank you.